So yun mga papi, what's up? Papalitan na natin yung battery ng ating Kawasaki Z650. So bago tayo magsimula, background lang. Ang rear model ng motor natin is 2022. So this year siya ay 2 years na. And kaya natin siya papalitan is nasa point na siya na hard start na siya at may mga times na hindi na talaga siya nag-start. And may nakapagsabi sa atin na ang lifespan ng battery ng mga big bike na kagaya nung sa motor natin is hindi naman masyado na paggagamit is around 1 year lang. So pag nagpalit tayo ngayon, hindi na masama para sa 2 years. So tara, simulan na natin. Meron lang tayong mga kailangan na gamit saka equipment bago mag-umpisa. Una is gloves, ayan. So para sa tools, kailangan lang natin ng 10mm socket, extension, saka ratchet. Kailangan din natin ng Allen drive or hex drive. Ito ay H5 yung size na ilalagay ko sa attachment para magamit natin sa ratchet. Kailangan din natin ng Phillips screwdriver at saka syempre yung battery na gagamitin natin, yung bago. So ngayon, simulan na natin. Ang una natin kailangan gawin is kunin nyo yung susi nyo. Pubuksan natin tong pillion seat at tatanggalin natin tong driver seat para ma-access natin yung battery. So dito sa may likod, sa ilalim, makikita nyo dito ilagay ng susi niya. Ayan, susi nyo lang. Turn nyo yung key, tapos tanggalin nyo yung pillion seat. Set aside, tapos tanggalin nyo yung driver seat. Set aside, tapos may access na tayo sa battery niya. At para mas makita ninyo, gagamit lang ako nitong ilaw. So first step mga papi, gamit yung inyong Allen driver or yung hex driver. Tanggalin nyo tong dalawang tornilyo na to na nag-hold dun sa negative at positive terminal. Yeah. Then, gamit yung 10mm socket ninyo, tanggalin nyo muna yung negative terminal ng battery. Then, afterwards, yung positive terminal. Ayan. Yung positive terminal. Tapos tanggalin na natin itong bracket na nag-hold dun sa driver seat. Ayan. Set aside lang. Next is, meron tayong tatlong tornilyo dito. Nagagamitan din natin itong 10mm socket. Ito yun. 1, 2, 3. So tanggalin na natin. Ayan, tanggal na. Ito yung bracket ng battery para hindi siya kumalog. Set aside lang. Ngayon, matatanggalin natin yung battery. Hugutin nyo lang yan. Ayan. So, ito yung battery ng stock battery ng Z650. Ang brand niya Yuasa. Nakalagay dito YTZ10. Ayan, for your reference mga papi. So, set aside. Kunin natin yung bagong battery. So ito nabili natin, meron na siyang kasama bagong tornilyo. Ayan. At ang paglalagay naman nito, tingnan nyo lang kung saan yung negative sa positive. I-align nyo lang siya dun sa mga battery terminals. So dito yung negative, tapos dito yung positive. So dahan-dahan nyo lang siyang ilagay. Ayan.
Tapos kung ano yung huli nating tinanggal, yun yung una natin ibabalik. So unahin muna natin yung positive terminal. Para sa bagong tornilyo ng battery na to, kailangan niya ng Phillips screwdriver. So gamitan lang natin siya ng Phillips screwdriver. Para sa higpit, snug lang. Hindi nyo kailangan ng sobrang higpit dito. Yan. Pag din nyo na ma-turn, gamit yung kamay nyo, okay na yan. Tapos ibalik natin to. Cover. Yan. Then next naman is yung negative. Ayan, snug lang. Snug. Then, next naman. Ibalik natin itong battery holder para hindi siya malikot. Kunin natin yung 10mm socket. So kung mapapansin nyo mga papi, hindi na ako nagamit yung ratchet dito. Kasi kung nakita nyo naman kanina, natanggal natin siya ng by hand lang. So pag sa paghigpit, by hand lang din. At kung mapapansin nyo, plastic lang yung pinagkakabitan nyo dito. So hindi rin magandang higpitan nyo siya ng sobrang higpit kasi may tendency na masira yung plastic. Sa paghigpit, kapag di na umiikot, snug na, okay na yun. Dito, ayan, higpit na. Dito naman. Higpit na. Yan, hindi nagagalaw yan. Then next, ibalik na natin yung holder, yung bracket para sa driver seat. Yan. Huwag yung kalimutan yung holder ng mga terminals. So ilagay lang natin. Tapos i-align natin yung holder ng negative terminal. Tapos lagyan natin ng tornilyo. Yung kabila naman. Snug. Snug. Antay. Antay. So yun mga papi. Basically, yun lang yung mga kailangan nyong gawin. Ngayon, ibabalik natin yung upuan. Una, yung driver seat. So, kung makikita nyo, meron siyang pin dito. Iipit nyo lang siya dun sa holder ng driver seat. Tapos ito, i-slide nyo lang siya dito. Yan. Next is yung pillion seat. For this one, meron din siyang pin dito na isasabit nyo lang dito. Tapos itong lock, i-shoot nyo lang siya dito. So yun mga papi, basically tapos na tayo. Huwag yung kakalimutan tanggalin nyo yung susi nyo dito. Tapos tingnan natin kung mag-start siya. By the way, pag nagpalit kayo ng battery, since more than a minute na disconnect yung battery or wala siyang battery, expect nyo magre-restart lahat ng information niya, including yung date saka yung time. So i-ano nyo na lang siya, i-correct nyo na lang afterwards. Pero ngayon, subukan natin kung mag-start siya. Yun.
So yun mga papi, nakapagpalit na tayo ng battery ng ating Kawasaki C650. So paalala lang, after nyo magkabit, tingnan nyo yung dash nyo kung may mga nailaw. So ngayon may nakailaw sa ating ABS, normal lang yan kasi hindi pa natin siya nararide. Pero just in case maka-experience kayo na may umiilaw dito na check engine, huwag kayong matakot kasi ang pwede nyong gawin doon is i-drive nyo lang or i-ride nyo lang yung motor nyo ng medyo matagal, tapos eventually mawawala na rin yon. Ang reason for that is kailangan lang mag-recalibrate ng motor ninyo na meron na siyang bagong source of power. Lalo na kapag kayo yung tipo na hindi nyo na siya nai-start dati pero pinipilit nyo siyang pindutin pa rin ng pindutin yung push start. So ayun mga papi, sana may natutunan kayo sa video na to. At kung nag-enjoy kayo sa video nito, please hit lang yung like and share button sa ilalim. And don't forget to subscribe na rin sa channel natin para sa contents pa na para sa motor. So ayun, with that mga papi, see you sa next vlog. And this is Optimum PH signing out. Peace! Let's go!